Una-una, let's talk about Adan, definition ng Adan. Asa ka na tinatawag na ikana? Ano ba ang ibig sabihin ng Adan? Calling for... Ang Adan, mga kapatid, sa panapalatay Islam, ito yung anunsyo, announcement. Ito yung anunsyo o panawag. Masabi yung anunsyo, panawag, announcement, panawagan yun. Tatawag at sino tatawagin mo ng mga hayop, mga tao. Para sa pagsisimula ng tukoy ng oras, ibig sabihin dito, ang Adan ay para lamang sa... Sala. Specific. O pagsisimula ng tukoy ng oras. So, ibig sabihin dito, kinakailangan isagawa mo ang Adan sa pagpasok ng oras ng pagdarasal. Hindi ka pwede makita. Halimbawa, yung oras ng Adan, halimbawa, alas sa nakasara, halimbawa, usually. 12:50. Nag-adan ka ng 11. Oo, okay. Halimbawa, alas sa yung door, alas 12:50, halimbawa. Tapos nag-adan ka ng alas 11. It is not acceptable. Kasi mayroon na itong mapamatay ng Adan na kailangan dumating yung oras ng pagdarasal. Halina? Sa oras, araw-araw, ito na ito na gabi, na may kinalaman sa particular na pagdarasal sa pamamagitan ng particular na pamamaraan ng pagtawag. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng particular na pagdarasal, kailangan ito ang pag-aadan ay para lamang sa limang beses sa pagdarasal. Hindi ka pwede mag-aadan para sa taraweh. Hindi ka pwede mag-aadan para sa tahajjud. Hindi ka pwede mag-aadan para sa tinatawag na in. Hindi ka pwede mag-aadan para sa witir. Kundi mag-aadan ka para sa limang beses na pagdarasal. Ano na ba yun? At the same time, sa pamamagitan ng particular na pamamaraan ng pagtawag. Kaya nga, merong particular pamaraan, hindi mo pwede dagdagan, hindi mo pwede mag-imbento ng bago. Halimbawa, asyadu anna Muhammad Rasulullah. Tapos sabi mo, asyadu anna Aliyullah. Aliyo, Aliyo Rasulullah. Ano pwede sabihin yun? Huwag si Aliyo, gawin yung propeta ng Allah. Dadagdagan mo, kaya sa puso Pilato lang, gawin yung propeta ng Allah. Okay, so, walang labis, walang kulang doon sa pamaraan ng pagtawag. Actually, maraming pamaraan. So, balit yung mga yung nagkakaiba lang sa pagkakong ilang beses binigkas. Pero yung sasabihin, hindi sila yung mga eskola hindi nagkakaroon ng pagkakasalungatan. Pagdating sa mga binibigkas, parehas, intact, kung ano yung binibigkas na narinig natin ngayon, ang Adan, yun. Pero nagkakaroon lang sila ng pagkakunawan sa bilan, ikangagong, ilang beses, repetition. At yung noon, yung nakikilala natin yung narinig natin. Enough? Okay, yun yung tanatawang kaulugan ng Adan. Ang kaulugan naman ng tanatawang na ikangan, ito ay ang anunsyo o panawagan para sa pagsisimula ng pagdarasal. Ibig sabihin, commencement of prayer. Yun ang pagkaiba. Yung kanina yung Adan, pag dumating na yung oras. Kasi mayroong oras ng pagdarasal. Matatapin natin yan. Subalit yung ikama, yung talaga mag-umpisa na yung sala. So hindi ka pwede mag-ikama, na ikama ka na ngayon, after 1 hour, saka pa mag-sasala. Paano kung madelayed ng mga 2 minutes? Wala problema dyan, kasi minutes lang naman eh. Okay? Pero as much as possible, agad-agad. Marino? Pero yung 30 minutes, 15 minutes, nakikama ka na, after 5 minutes, saka umuwi yung pagdarasal. It is not, inappropriate. Malina? It is inappropriate, mga kapatid. Tapos makakita ng particular, sa pamaraan ng pagtawag, so meron din pamaraan ng pagtawag, lahat ng ito, inshallah, ating madadaan, inshallah, sa Banaw Ta'ala, yung pamaraan. Now, pag-usapan natin yung hukom. Ano ang kapasyahan at katulad ng Adan sa kanagkama? Ano yung batas nito? Ito ba ay sunnah? Ito ba ay obligatory? Magtunghay natin yan. Una-una, may kinalaman sa kongregasyon. Mayroong kinalaman sa jamaa, sa grupo. Okay? Kongregasyon is congregation. Malinaw? Ang adan at ang ikama ay parehong fardu kifaya. Ano ang sabi ng fardu kifaya? Fardu kifaya. Pag sinabi ng fardu kifaya, obligado. Compulsory. Kifaya is, ibig sabihin ng tinatawag na kifaya, yun yung tinatawag na collectively. Collection. Ibig sabihin ng collectively, hindi lahat ay kailang gumawa nito. At least, isa doon ang magawa nito. Ah. Maninan yun ang collectively, dalawang kasi
yun. Ini okay, bro, ipatayin mo na lang ako. Hindi pwede yun. Okay, bro, ikaw lang sa para sa akin. Hindi pwede yun. Kasi bakit? Yun yung obligasyon ng bawat isa. Yung adala sa kayong ikama, at least isa doon yung tatayo ang gagawa nito. Pag ito pa yun. Pag once na isa sa kanila ng tatayo at gagawa, ibig sabihin yung dares wala nang pagkakasala, wala nang pananagutan. Pero isa man sa kanila, wala nang gumawa nito, lahat sila yung makasalanan, lahat sila may pananagutan. Halinaw? Yan ang talagang mahubo. Pag isa na natawag na, congregation na tayo yan. Paano kung kunti lang yung tao doon? Ang dadaan na natin niya, kung gaya ba sa tao ng congregation, magpagdarasal. Okay? Sabihin nila, may buburi na congregation ng isang pagdarasal. May bilang yung kapag iyong kang magkalatawag ng advance. Okay? So ang punto dito, ang hukong na kaya na sa kanang ikama, fardo, kifaya o collective compulsory ikana, kolektibong tungkulin ikana. Para sa mga Muslim, of course, hindi naman mamahalang, hindi man po yung magandang hindi Muslim. Malinaw kapatid. Ngunit, ito lamang ay para sa limang beses na obligado ng pagdarasal ang tinatawag na adan. Ito ay magaganap, maging sila ay nasa kanilang sariling bayan o lugar, o sila man ay nasa paglalakbay. Traveler ito, hindi ka traveler, ang jamaka kayo obligado ang tinatawag na adan sa kanalika. Ibig sabihin, kinakailangan traveler or Dweller. Huh? Dwellers? Sabihin mo yung pinanagpag. Mukhiya, ikaw inhabitants. Residents. Ibig sabihin, kapag ipita, ano? Usually, ito yung mga pagkakamali ng ilan sa atin. Pag nag-travel tayo, grupo tayo, pag nadasa tayo yung nakadal, ikaw pa lang. Oh? Yan ay sa mga violation. Kasi ang atan sa kayo, ikaw pa, either traveler kayo, o dwellers kayo, o resident kayo, kinakailangan nyo itayo ang adan sa kanilang kapo. You know? So, naintindihan nyo niya? Yes. At isa nakagawa natin yan, subhanallah, adan na lang dreso na agad ang adan. You know? Not unless walang problema kung sa masadayo kasi bakit may walang nag-adan na una. Yung walang talagang nag-adan, travel lang tayo, nagdasal tayo ako sa isang disyerto, tapos tayo ay dreso agad-agad tayo nagdarasal, jamaan naman tayo, tapos hindi tayo nag-adan. Ikaw na agad, acceptable yung tanatang pagdarasan natin. Subalit meron tayong violation. At yung violation na yun ang hindi pagsakatupalan ng pagpawal na agad. Nanina? Okay na kapatid. Wrong. Mamaya na. So dahil ito ay parehong mayagang simbolo ng Islam. Kasi ilan sa kaitama, kasi hindi makagalap kay kama kung walang agad. Pakatanda natin na lagi na una mayroong agad at saka bago yung ikama. Malinaw ko batid? Yan ay para sa congregational prayer. Ito ba ng congregational? Hindi yung individual prayer. Halimbawa, ikaw lang mag-isa nagdaras sa walang jumaa. Hindi mo kailangan mag-adan. Pero pwede kang mag-adan. Pwede yung dalawa. Hindi wajib sa'yo ang tanatawag na adan. Pag tatlo, dalawa. Tatlo, jumaa na yun. Isang sa dalawa. Wala ko na inapit natin. Congregational. Pag sinabi yung congregational, majority of the scholars, hindi kinukonsider na jumaan ang dalawa. Samaranda, at maramara, at maramara. Yes. Ang mata kapalit. Pag hindi sila balit, hindi may consider yun ang tinatawag. Kailangan balit. Kailangan yung pagdarasal ay obligado sa kanya. Ano no? Ay, hindi rin ang pala sa... Kasi mabahay naman, obligado sa kanila. Ibig sabihin nito yung obligasyon, yung obligado sa kanila ang obligasyon. At ang babae hindi obligado sa kanila ang obligasyon. Pero ma'am, gusto nila si babae sa akin. Okay? Pag babae ang mabawa, since na hindi sa iyong asal ng babae, yung original na hukong babae, hindi sa kapila sa obligasyon, hindi may tutuloy yun, ikaw na, nasabi natin ano. Ang punto nito, yung mga nasa ilalim ng pagiging obligado ng obligasyon. Malina, at ang babae ay hindi maituturing na obligado yung obligasyon sa kanila. Malina? Okay. Ay, hindi ka na sumama. Okay. Nakong kaya, pinahintulutan na ito ay talikuran, hindi talikuran, ito nga na hindi pinahintulutan na ito ay talikuran, pabayaan. Hindi mo pwede itong talikuran, mga kapatid. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
فَإِذَا هَدَرْ بِالصَّلَىٰ فَلْيُعَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيُعَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Kapag dumating ang oras sa pagdarasal, hayaan ang isa sa inyo na tumata na tatawag ng adhan para sa inyo. Isa sa inyo, sabihin ay collective obligation. At pagkatapos, hayaan ang mas nakakatanda sa inyo na pangunahan kayo sa inyong pagdarasal. Ay na kapatid. Okay, yun yung batayan sa pagiging tinatawag na obligado, which is fardu kifari, para sa congregational prayer. Now, sa doon naman pagdating sa tinatawag na individual, ibig sabihin, hindi siya obligasyon, individual. Yung ikaw lang yung magdarasal. Yung bang, wala kang, walang kasama. So pag ikaw ay ikaw individual na tanatong na pagdarasal, hindi siya obligado subalit sunna. Ang hapon dito ay tinatawag na sunna. Ibig sabihin ng sunna, kapag ginawa mo ay gamit pala ka, kapag hindi mo ginawa, wala kang pananagutan. Wala kang obligasyon. Sunna. Pag pinatayo, pag ginawa mo, isa man doon ang gumawa, ikaw, ikaw, ginawa mo mag-isa yun, mashallah, marakallah, super Muslim ka na talaga, brad. Okay? Anong dalil? Paano yung sinabi niyo kung Babi Ani radiyallahu anha, na kanyang sinabi, narinig ko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasabi, Ya'jibu rabbuka man min ra'i, ghanamin fi rasti, shadiyat al-jabal. Namangha ang iyong Panginoon sa isang pastol. Alam mo pastol? Hindi pastor ha? Pastol. Magano'ng gamit? O nakapangalaga ng tupa. Shepherd. Oh, shepherd, mashallah. Ayun na ng Tagalog mo, gusto na ng English. Shepherd, okay? Na nasa tungtong ng bundok, namangha ang Allah. Whoa. Sa tao at tagapangalaga, sa kanyang alipin na isang shepherd na nandun sa bundok, siya lang mag-isa. Yu'adhin bisala wa yusalli. Bakit siya namangha? Bakit namangha ang Allah? Siya ay tumatawag ng adhan, nag-aadhan siya para sa pagdarasal at siya ay nagdarasal at itinatayo niya ang sala. Nang mag-isa. Pero mo, siya lang mag-isa, pero nag-adhan siya. At pagkatapos siya ay nagdarasal, namangha ang Allah sa kanya. Okay? Subhanallah. Fayaqulu Allahu Azza wa Jal, undur ila abdi hada, yu'adhin wa yuqimu sala, yakhafu minni, qad ghafartu li abdi wa adkhaltu al-jannah. Ang sabi, hadith al-Qudsi, sinabi na sa kanya, sinabi na sa mga anghel, okay? Pagbasdan ninyo kayong mga anghel ang aking alipin ito. Sino yun yung taga pangalaga ng tupa? Nag-adan, nakikama, at nagsala. O kayong mga anghel, pagbasdan ninyo ang aking alipin na ito, siya ay nagtatawag ng adan at nakikama sa pagdarasal. Siya ay nangamba sa akin. Natakos sa akin, kaya isinakatubaran niya ang kanyang obligasyon sa akin. Tunay na pinatawag ko ang aking alipin na ito ay siya ay aking papasukin sa paraiso. Masyaallah. Yeah, isa sa mga napakalaki. Ayan at matakot kayo sa Allah sa abot asa kahit saan man kayo lupalong napaparoon. Hindi yung mag-isa ka lamang, ay wala namang nakatingin na magsasala. Okay? Hindi wala kang nakatingin sa'yo, pero natingin na nakikita ka naman ng Allah. Malinaw kapatid. So kapag ginawa mo, nakalan ka na mag-isa, at least practice sa'yo yun eh. Sigaw ka lang sa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pero huwag ka lang magkada na kung saan hindi pa iftar. Okay. Kasi pag nakada ka ng bago mag-iftar na, maka mag-iftar yung ibang tao ng dahil sa pag-aadan mo. Malinaw kapatid? Okay? So malinaw kapatid? Okay yan? So yun yan. Ulitin ko, kapag ito yung individual ay sunna. Mas mainam na gawin mo yun kasi dubling ka timpala. Okay. Ano yung hikma, ano yung wisdom sa bakit? Bakit binawag pata sa pagdarang ka namin sa ang talatawag na itadala sa kanan ka? Bakit ano? Oo, maaaring mo siya po. Nakapumagsak na ulit po. Tulungan niyo, tulungan niyo. Hindi na ba? Hindi na ba? Atras pa, para ano. Pero yan. Halanganin yung tukod sa likod. Ano yung talatawag na hikma? O
or wisdom. Wisdom. Bakit ginawang batas ang tatawag na agad at sa kayong tatawag ay kama? Una, mga kapatid sa Pananalata Islam, ito ay panawagan sa pagsisimula ng oras para sa particular na pagdarasal at ng lugar sa pagsasakatuparan nito. Yun yung wisdom. Ibig sabihin ay para sa ganunan ay malaman ang pagsisimula ng oras. Okay? At the same time, malaman kung saan lugar kita na isasaganapin ang tanatawag na pagdarasal. Okay? Kasi kung walang adan, matabi mo kung walang adan, walang pupunta ng masjid. Di ba? Subhanallah lang. Pangalawa, panghihikaya sa mga tao sa pagsasagawa ng congregational prayer. Kaya nga itinatayo ang adan para sa ganung halina kayo, para sabay-sabay tayo magdasal. Hindi yung kanya-kanya. You know? Kasi magkanya-kanya tayo yung puso natin kanya-kanya. Pero pag sama-sama tayo, yun yung ayaw ng shaitan. Ang gusto ng shaitan, watak-watak tayo. At yun ang gusto ng, at yun ang ayaw ng kalaban ng Allah. Malinaw? Ayaw yan, mga kapatid, yung magdarasal tayo ng sama-sama. Pangatlo, para maipabatid at maibasmaabisuhan ang pabaya. Alam mo yung pabaya? Negligent. Ano? Para maabisuhan ba? Hoy! Gising! Medyo napabayaan tayo sa labo. Ayan o, pinaalala ka ng adan. Nag-adan na nga eh. Wallahi! Yan, sa kabilang buhay, bawat narinig mo, nagpabayaan mo, malaking witness yun, kapatid. Sa ako, mag-uong bakit? Hindi mo narinig ng adan? Okay? Narinig. At magpapaalala sa nakalimot. Ito'y para sa pagkakalimot. O, kasi bisan, busy tayo sa ating mga gawain. Busy tayo maglikom ng pera. Kaya natin pinaalalaan ang kanang adan, oy! Sala na yung kabilang buhay naman yung matupagin mo, hindi lang puro mundo. Hindi ako sa'yo eh, napakaramot mo eh, puro mundo-mundo ka. Punta din ang kabilang buhay, nagpabaya ka. Subhanallah. Sabihin, ito ay isang tanatong nagpapaalala para sa nakalimot, ay sa katuparan ng sala, na kung saan ito ay pinakamainam at mahalagang biyaya. Walang duda, wallahi, walang kwenta ang isang, walang kwenta ang isang buhay ng isang tao, walang tanatawag na sala. Okay? Tandaan natin yan. Mafi faida, mafi sala, mafi faida. Okay? Subhanallah. So yun yung tinatawag na hikmah. Now, yun nga, kayo na tanong. Yan na nga, yan ang wisdom na. Pag-usapan natin, kailan ginawang batas ang adan? At para sa anong kadahilanan? Kailan ito ginawang batas? Noong? Sa panahon ng hapon? Noong nalagin. Yes. Okay, ito na. Isinabatas ang adan sa unang taon ng Hijra. First year of Hijra. First year of Hijra. First year? First year sa unang taon. Ano yung Hijra? Ibig sabihin ng Hijra yung paglikas. Buntang Madina. Ito kita Muhammad from Makkah to? Madina. Madina. Okay? Ang dahilan sa bagay, ito yung dahilan mga kapatid. Noon kasi, kailangan ng palatandaan upang makilala ng bawat isa na magpapahiwatig sa pagdating ng oras ng pagdarasal. Kasi ang dami ng Muslim na ika nga. So hindi alam ano pang oras ng pagdarasal. Para talaga walang oras lang, walang saan ang munang panahon, walang ganitong nilo. Ano yung kapatid? Kaya naman, ang mga Muslim ay sumanguni bawat isa sa kanila hinggil dito. Paano ba natin malaman ang oras ng pagdarasal? Kasunod nito, nang dumating ang gabi, si Abdullah bin Zayd. Sino na ito? Si Abdullah bin Zayd. Sino na nag-inip? Sino na nag-inip? Yung sahaba na si Abdullah bin Zayd. Siya yung nag-inip, kapatid. At anong kaya nag-inipan niya? Na nag-inip siya na kanyang nakita ang isang lalaki na dala-dala ang kuliling. Alam niyo yung kuliling? Kampana. Bell. Parang sa ice cream. Okay? Yun yung kuliling. So yun yung nakita ni Abdullah bin Zayd sa kanyang panaginip na dala-dala ng lalaki ito yung kuliling. Kuliling. Parang kampana, maliit na kampana. Okay? Ano nangyari? Sinabi ni Abdullah sa kanya, binibinta mo ba ang kuliling na yan? Nagtanong siya ba, binibinta mo ba yan, kuliling na yan? Sinabi ng lalaki doon sa panaginip, ano ka ba gawin mo? Ano gawin mo rito? Bakit mo na itanong? Sinabi ng Abdullah, gagamitin namin para sa pagtawag ng pagdarasal. Yun ang gagamitin namin para sa ganun ay malaman namin na dumating yung pagdarasal. Kuliling ang gagamitin. Kaya sa simbahan, sa mga nang muslim, sa mga Christian, yun ang ginagamit, kuliling, yung tinatawag malaking kampana pag dumating na yung pag nagdarasal na sila sa simbahan.
So, doon sa panaginip ng Abdullah bin Zayd, yun yung nakita niya. Okay? And all fairness, sabi niya, tapos gusto kong bilhin yan. Kasi nga, gagamitin namin para malaman namin na dumating na yung oras ng pagdarasal namin. Sinabi ni Abdullah, oh, sige. Okay? Oh, sige, kaya naman. Tinuruan sa lalaki ng Adan. Ay, sabi pa ng lalaki pala, sorry. Sabi niya, gusto ba na ituturo ko sa iyo kung ano ang mas higit na mabuti kaysa rito? Sabi ng lalaki sa kanya, gusto mo ba na turuan kita ano yung mas mahinang pakis sa kuliling? Para gamitin, ika nga, para dumanta, para kung sakasakaling gamitin mo ito, malalaman niyo yung oras ng pagdarasal, ituturo ko sa iyo ngayon din, pura mismo. Eh sabi niya, pinagin sa iyo, okay, come on. Ituturo mo sa akin. Okay? Kaya naman, tinuruan sa lalaki ng Adan, at pagkatapos, tinuruan din siya ng ikama. Subhanallah. Eh, sa Adan, sabi niya, pinagin sa iyo. Bakit si Bilal yung nagasal? Nang ako ay nagising, sabi ni Abdullah bin Zayd, nang ako ay nagising, ako ay nagturo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para sabihin kung ano yung aking panaginip. So, in-inform niya sa Propeta kung ano ang kailangan ng panaginip. Okay? Kasunod nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqin insha'Allah. Sabi niya, tunay na ito, ito ang panaginip. Insha'Allah. Okay, totoong panaginip. Ang panaginipan mo, Abdullah bin Zayd. Fakum ma'a Bilalin, fa'alki alayhi ma'ra'aytsa, ma'ra'aytsa, fa'liuradindi, fa'inawang adna sawtan minka. Ito dahil ako bakit si Buya pinaadana sa mata na naginip sa Abdullah bin Zayd. Tunay na ito, totoong panaginip, inshallah, tumayo ka kasama si Bilal. Tumayo mo kasama si Bilal at ituro mo sa kanya kung ano ang iyong nakita at isagawa mo at para isagawa niya ang Adan. Ibig sabihin, kung ano yung nakita mo sa panaginip, ano yung nalaman mo sa panaginip ng Adan, at ikaw ba, ituro mo yung kay Bilal. Okay? Sapagkat siya ay mas malakas na boses kaysa sa iyo. Meron kong mas malakas na boses. Ibig sabihin, si Bilal ay mas malakas ang boses kaysa sa iyo. Okay. Kaya nga yung isa sa mga tanong, kailangan mag-adam ka, malakas yung boses mo. Ganyan. Pag ginawa mo talaga yan dito, mapatulog na ako nag-erase. Okay, kinakailangan matakayangat kasi magtatawa pa sa mga tao na pagdarasal ko sa pa-baby ang boses mo. Malino? Kinakailangan malakas ang tanatawag na boses. Nakumulo talaga yung boses niya, gifted child siya. Okay. Kaya naman nakapat, kasi yung pagiging malaki ang boses, sasasaray naman yan eh. Hindi naman lang yung tanatawag na wag buhay na mahina yung boses mo. Pero pag nagalit ka, bakit pag nagalit ka, malakas ang boses mo? Pero pag nagalit ka, hindi. Ishtara. Kaya naman, tumayo ako kasama si Bilal at siya ay aking tinuruan ng anumang nakita ko sa aking panaginip. Sinabi, nang marinig ni Umar, ito na ngayon ha, hindi lang pala isa na naginip tungkol dyan. Mayroon pang isa na naginip na sahaba, yun ay walang iba kundi si Umar bin Al-Khattab. Parang sila ng panaginip kapatid. Kaya kung narinig ito ni Umar, habang siya ay nasa loob ng kanyang pamamahay, siya ay nabas. Habang inihilan niya ang kanyang balabal at nasasabi, sumbaman sa nagsuko sa iyo, Muhammad, ang suko ng Allah na may katotohanan, tunay na nakita ko rin sa aking panaginip ang katulad ng kanyang nakita. Sabi, parehas kami ng panaginip. Okay? Siguro, magkasabay. Walang sinabi kung sino nauna, magkasabay. Ang malala, parehas sila ng panaginip. Kaya sinabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya para sa Allah lamang ang pasasalamat at papuri. Sabi talagang totoong panaginip yun. Kasi sinuportahan pa ng isang panaginip. Mayroon backup. Ibig sabihin, alam natin na at walang revelasyon, ika nga, after that, walang revelasyon sa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi yun ang dapat na gawin ika nga at Adan. Magkos ay wala, kasi sa walang revelasyon ng Allah, then ibig sabihin ay approve na yun. At yun ay tinatawag sa din natin ay tuloy-tuloy at yun ay yung magiging basis, ika nga. So, okay, malino ba yun? Okay. So, sino siya? Sino yung naginip sa ano na ito? Asa na si? Sino yung tinuruan na Abdullah bin Zayd? Si Bilal. Si Bilal. Bakit siya tinuruan? Bakit si Bilal mag-aadal? Okay. Ano dalang nakita ni Zayd Abdullah bin Zayd sa panaginip? Yung ice cream. Yung ice cream. Ulilig. Malino? Subhanallah. Okay, pag-usapan natin mga kapatid ito yung, hindi na pang muling ano, yung kahigdan ng
adan sa kanilang tama. Bakit? Ano ang mainam sa adan? Pag ginawa mo ito, anong gantimpala mayroong makukuha ka? Okay? Una, lahat ng makakarinig sa boses ng nag-aadan. Ang tawag sa nag-aadan is muaddin. Muaddin. Ang tawag sa iyo, nag-aadan is muaddin. Ano naman yung nakikinig? Hindi ba Bilal? Hindi ba Bilal? Hindi ba Bilal? Okay. Muaddin. Lahat ng anumang nakarinig ng boses mo kapatid, ay magsasaksi sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay. Magsasaksi lahat, tao man, inkanto man, pati mga hayop, pati mga bulaklak, halaman, pati mga tinataw na mga bato, magsasaksi. Ustaz, magsasaksi yung bato? Yes! Magsasaksi ang bato kasi para sa iyo sa daigdig, walang tainga, walang bibig ang bato, inanimate object, pero para sa Allah, yan ay hindi inanimate object. Yung ano nga, di ba yung unang nalikha ng Allah yung tinataw na panulat? Kalam. Di ba kalam? Ano sa nangyari sa panulat? Okto. Sinabi ng Allah sa tinatawag na panulat, kinuman, inorderan siya na magsulat ka o isulat mo. Sabi ng sumagot yung panulat, ano yung susulat ko aming Panginoon? So yung kalam sa para sa atin bilang tao, inanimate. Walang buhay. Pero sa karapatan ng Allah may buhay. Maninat? So similar lang yung sabihin, kaya mo. Yung tinatawag na ano? Yung zamzam, ay zamzam? Yung harujun, hajarun aswad? Nakalagay sa natong na hadith? Na kung sana sino man ang ahalit dyan sa Hajar al-Aswad? Ni tanaw nakahipo sa Hajar al-Aswad? Sa hawang ng paghukom ay magkakaroon siya ng bibig. Para magsalita, para magsaksi, para sa sino man? Nakahalit nito. Subhanallah. At yan ay madali para sa Allah. Nagawin yun. Yung tao ay kaya niyang lagyan ng bibig yung karton eh. Yung mga karton, kaya lagyan ng bibig yung tanaw na bato. Nagsalita yung SpongeBob. Kasi SpongeBob. Oh, biro mo sa SpongeBob nagsalita, nilagyan na. Computer eh, napakadali ng ganitong tao. Paano pa sa dati ng tagapaglikha? Mas totoo yun, sa dati ng tagapaglikha, fake yun. Subhanallah. Tapos mamamangha ka pa, baka lang nakakamangha. Kaya nga, huwag kang magulat na pati yung mga bato sa mga pag-uho, magsasaksi dahil sa nakaarating yung buses mo sa kanya. Kasi siguro doon yung buses mo na hindi buses baka kapatid. Okay? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilang batayan, فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Walang sino man o ano man, magsasabi ang mga bagay, walang sino man o ano man ang makakarinig ng boses ng muadhin mula sa jin, ni sa mga tao, ni sa anumang bagay, halaman, hayop at iba pa. Maliban na lamang nasasaksi para sa kanya sa araw ng muling paghukom. Magsasaksi para sa iyo at hindi laban sa iyo. Kasi delikado yung paglaban sa iyo, kundi para sa iyo. Ano? Okay, for you, not against you. Pangalawang kainaman ng adan, kung batid lamang ng mga tao kung ano ang mayroon na gantimpalang nag-aabang sa adan, sila ay mag-uunahan sa pagsagawa nito. Wallahi, kung alam mo lang kung ano yung gantimpala, kapatid, magpapatayan kayo para lamang isa sa inyo ang magsagawa nito. Pero may tulakan, ikaw na. La hawla wala quwwata illa billah. Tulakan tayo ng ibang. So, sige, akin lang. Gantimpala, akin lang. Subhanallah. Sinabi ni Propeta sallam, law ya'lamu an-nasu ma fi al-bida was-safi al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Kung nababatid lamang ng tao sa kung ano ang mayroon na gantimpala sa pagtawag ng adan at sa unang saf ng pagdarasal, at pagkatapos wala silang ibang paraan na makita para makuha nila at maisagawa nila ito, maliban sa palabunutan, ay sila ay magpapalabunutan. Okay, magpapalabunutan sila para lamang makuha yung chance na yun. Sa panahon natin ngayon, kasi bakit hindi karamihan ay hindi alam kung ano yung reward ng gantimpala ng tinataw na adan. Kaya nga, ipinasa na ikaw na. Of course, yan ay hindi pwedeng gawin yung pagbasa pa, yung mag-aadan ng sino-sino kung wala talaga, kung merong nakatalagang muaddin doon sa tinataw na masjid. Hindi tayo pwedeng magpakita, magpakitang gilas. Kahit pa maganda yung layunin natin, doon sa isang masjid para mag-adan kung meron mo namang nakatalagang mag-adan. Ipinagbawal yun.
Kasi siya yung mas may karapatan at hindi ikaw. Kaya pamagandang yung boses mo, kaya may boses mo pa, para sa tinatawag na parang yung mga boses na sabi natin, mga dakila na kilala sa Malaysia, Makkah, Madina, Jerusalem, Palestine, yung gandang magboses ng Adan. No. Hindi ito tinitinan yung maganda ng boses, kundi ang tinitinan kung sino yung mas authorized. Malina ko ba din? Pangatlo na nakakabutihan, ang muadzin ay magkakaroon ng mahabang liig sa araw ng paghuhubog. Parang jirap. Pag-isipin ang parang jirap. Ay, jirap. Baka tandaan natin, anuman sa kabilang buhay, bagamat hindi maganda sa paningin sa dito sa daigdig, pero sa kabilang buhay may iba. Lord. Malina ko ba din, ibahin mo yung sitwasyon sa kabilang buhay kaysa sa iba po ng mundo. Marahil siguro literally mahaba yung liig. Dito, pangit na mahaba yung liig mo, parang ang dinosaur. Okay? Marahil tutsuin kayo ka, pero sa kabilang ibahin mo. Maaaring pangit yung palingin niyo sa'yo, ano ng tao, pero sa kabilang buhay may iba at magiging pinakamaganda. Anino? Okay. Kaya nga, ahaba yung liig, mayroong interpretations doon sa paghaba ng liig. Ito ba literally or metaphorically? Okay? So, pangilatan nyo ito ng tao na katayan. Sinabi mga kapatid, mula sa lesson ni Muawiyah bin Abi Sufyan, na sinabi ni Propeta sa lahat ng muadzinun at walun nasi a'nakan yawm al-qiyamah. Ang mga nagtatawag ng adhan ay sila ang tao pinakamahabang liig sa araw ng paghubog. Na anong ibig sabihin ng pinakamahabang liig mga kapatid sa balabala ng isa? So bilang komentaryo dito, may mga scholar na kanilang binigyan dito ng literal na kahulugan. Ayon sa ibang mga scholar na literally talaga na magkakaroon siya ng mahaba yung tinatawag sa araw ng paghuhubog. Okay? Na kung saan ay ibig sabihin dito mga kapatid ay mayroon din nagbibigay kahulugan bilang matalinghagang kahulugan, metaphorical sense. Na kung kaya pag sinabi metaphorical, ang ibig sabihin ito, sinabi ng iba na ang kahulugan nito, sila ang may pinakamahabang pagnanais at pananabik sa habang ng Allah. Dahil ang isang nananabik ay humahaba ang liig sa kanyang pinanabikan. Di ba pa, pag-excenta gumagano ng liig mo? Di ba pag nananabik ka? Halimbawa, excited ka na paparating yung pinakamamahal mo. Uy, gumagano ng liig mo, umunat. Yes, masyallah. Di ba? With you start, papunta na ho. Di ba? Halimbawa may parating ng mga kapera, dala-dala suko para sa iyo. Oh, tumahaba yung liig mo kapatid. Dahilan. Malinaw? Mapakaan natin yan. So ibig sabihin, yun yung kahulugan ng metafore. Metafore kami. Ibig sabihin, sa araw ng paghuhubog, bakit nahaba yung malahan? Kasi sila yung mas mahaba at mas ano ang pananabik sa magkantimpala ikala. Na parang tinang ipinapakita sa kanila. Okay? Na ang ibig sabihin, sila ang mas maraming makikita mula sa mga gantimpala. Ang iba naman ay nagsasabi na sila ang pinakamaraming takasunod. Yes, totoo yan. Kasi bakit pag nag-aagam ka, marami ang nagsasala. Malinaw, subhanallah. Halimbawa sa Makkah, wallahi, yung mga muadzin sa Makkah, sila yung mas maraming follower. Hindi yung sa Facebook. Yung sa Facebook, iba sa follower ko doon, basher mo yun. Doon sa muadzin, pupunta sila doon para magsala. Hindi mababash sa'yo. Okay? Subhanallah. Kaya nga sinasabi na sila ang pinakamaraming gawain ayon sa ibang interpretasyon. Sila may maraming pagpapagpapabilis mo sa paraniso. Okay? Sinabi na kahulugan nito ay sila ay mga leader dahil ang mga Arab, ganilang itinami ang leader na mahabang liig sa mga Arab. So lahat na ito ay maaaring tamang interpretasyon at ipakahulugan at magkikita yan sa kabilang buhay yung salat kapatid. Either literally o metaphorical, mangyayari yan. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pang-apat, walang mapahuli inshallah. Sa kapanginan? Ang nagtatawag ng adhan ng muadzin ay papatawarin ang kanyang pagkakasala at siya ay magkakaroon ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng kasamahan niya sa pagdarasal. Kung ano yung gantimpala na nagdarasal ay sa pagtawag mo ng adhan, yun din ang gantimpala. Saan ka pa? Halimbawa, nag-adhan ka. Sa pag-adhan mo na yung kapatid, 100 ang nagdarasal sa likod mo. Nagdarasal ikaw ka dahil sa pagtawag mo ng adhan. Kaya nga yung mga, wallahi, isa sa mga pinakamaganda talaga, maganda yung boses mo ba? Malakas na maganda yung boses mo. Kasi kapag yun ang nangyari, marami kang maiinggan yung magdasal ng kongregasyon. Kaysa yung sorry, boses mo, boses baka, lalo silang magiging tamad bumunta doon sa masjid na yun. Wala ko lang patay lang.
Mas magsisiyalis at pupunta sa kapila masjid kahit gano'ng malayo. Lalo mo nini-discourage. So, handle. Bayaan naman. Ipagbigay sa ibang ano, magandang taon, ang siya ng mga ako. Correct. Okay. Alright. Kailangan pa pa. Oh my, kaya magpapakasunod nila kaya sa ano, hana? No! Ilang million na darasa dyan? Subhanal, ano pa pagdating sa tatatong na Ramadan? Million. Kira mo, million yung nagdarasa sa haram, na kung saan yung million na yangon, gantimpala nila, gantimpala. Iba pa yung sa sarili mo. Iba pa yung sa sarili mo. At lahat yung parang sa sarili mo, siyempre. Saan ka pa? Pwede na hindi na sila magsala kasi. Ano yung sakto mo natin? Kasi marami na siyang ano. Aha! Yun, nakakiran mo. Pwede na isa. Sabi niya, pwede na pala hindi magsala mo gano'n. Kasi marami ka lang natin pala. Useless. Kung walang sala. Useless. Million. Pag-aala ako sa mga magsala. Shala. Mula sa lesson ni Almar Ray Gras, ang mga gano'n sa kapatid. Na sinabi ni Propeta Muhammad sa sala, Inna Allah wa malaika tayo sa luna alam safil muqaddim. Tunay na ang Allah at ang kanyang mga anghel na nagbibigay sa mga nasa unang saf, unang hanay. Wal muqaddimu yugfaru lahu bimada sawtihi wa yusaddiquhu man sami'ahu min rabbi wa yabis wa lahu bithla ajri man sallama. At ang nagtatawag ng adhan ay patatawarin para sa kanya ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng lahat ng mga abutan ng kanyang boses, at ito ay patutuhanan mula sa sino man ang nakarinig dito mula sa basa at tuyong bagay, tao man o halaman o hayop, bato at baba. At para sa kanya ay ang gantimpala na katulad ng sino mang nagdarasal kasama niya. Napakalaking gantimpala. Subhanallah, napakalaking gantimpala. Huwag natin tanatawanan. Panglima, panghuli. Iniobliga ang paraiso para sa nagtatawag ng adhan. Pero mo? Obliga. Mula sa lesson ni Binumara, ginawa sa nabi ni Propeta Sallam, Man adhana tintay asya kasana, wajibat na hujjanda. Sino man ang nagtatawag ng adhan sa loob ng 12 taon? 12 years. 12 years. Iniobliga para sa kanya ang paraiso. Inshallah. Subhanallah. وَكُتِبَ لَهُ بِتَعْدِيلِهِ فِي كُلِّ يَوْمِ 60 حَسَنًا. At bukod doon, kapatid, bukod doon, ha? Subhanallah. At itatala para sa kanya ang 60 hasanan. 60 na hasanan. وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 hasanan. At sa bawat araw, which is bawat araw yun, ha? Dahil sa kanya pagkataon ng adhan, at sa bawat ikama, ay itatala para sa kanya ang 30 hasana. Every ikama, meron mo? Every ikama, meron kang 30 na 30, bawat ikama mo, every day. 90%. Okay? 30 na ganda sa hasana na kabutihan ang itatala para sa iyo, every day. Sa kada na ginagawa mo, 60 hasana every day. Every adan. 90 times 5. Bawat tinatawag na sabihin natin ay ano, bawat tinatawag natin mga kapos panapalatay Islam. Tapos pag 12 years kang nag-aadan, yun yung trabaho mo na kada ng 12 years obligado kang makapasok ng paraiso. Saan ka pa? Ang ano na ito? Kapatid, ang tagpuan sa tanatawag na sunan ni Binaja. Nagawa naman sa sarili natin mas sunan. Sunan ni Binaja. Lahat ang mga halit na ang pagpagawa tayo ng sarili. Tayo ang tagadan. Ano yun? Atensyon, makukuha niyo yung kaso na ito pag natapos natin yung sarili. Okay. Finish na. Ayan na. Assalamualaikum. Ayan lang. Ayan lang. Per day. Oh, per day. Not yung per adan niya. Kahit na, di ba? Ganun, subhanallah. Pero kasi si Hasan na kapatid. Kung meron kayong 60 per day, nagkatrabaho ka 60 per day at per day, paits na yun. Ngayon, di ba? Kandi mo, 30 riyals. Tapos meron pang another 30, 90. Every day, magkatrabaho ka ng every day, meron ka sa 30 riyals. Kaya nga, Ustad, ito, paggawa na kami ng masjid, kami yung mag-aazan. Masyarakat. Ikaw na rin yung mag-ikami, ikaw na rin yung mag-imam. Ikaw na rin yung magsalay, ikaw lang mag-isa. Okay, may pumili ako. So, mali na kapatid. So, yun yung mga kabutihan ng adhan. At
kapatid. Kaya kung meron tayong chance magkada, aming itutulong natin sa iba. Okay? Itulong natin ang mga sarili natin para magsagawa ng alakay. Dito pala sa Sunday Center, mag-practice na tayo magpadan. Para sa ganun, at mapasama ka din, eh, hindi ka na. Yes, ano ka no? Yes, pwede. Lahat na patalakay natin ang sarili. Okay? Okay. Ito ang tatapos natin mga kapatid, yung ating paksa. I'm going to go to the house. Inyo naman ang rules. Kaya alam niyo na ang rules ngayon, lalo-lalo na kayo, ayun, magsagawa na kayo. Tangkapin sa lang nila. Tangkapin sa lang ninyo. Subalit, meron kayong